ng pirma ni incoming Executive Secretary Vic Rodriguez na manunumpa si President-elect Bongbong Marcos kay Supreme Court Chief Justice Alexander Jesmundo. Ayon kay Rodriguez, isasagawa ang tradisyonal na panunumpa ng isang pangulo sa punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Gagawin mo ang panunumpa sa labas ng gusali para masaksihan ng mga Pilipino ang oath-taking ni Marcos. Sa kabila nito, sinabi naman ni Supreme Court Spokesperson Brian Keith Hosaka na wala pa silang natatanggap na formal invitation o request mula sa kampo ni Marcos. Matatandaan kinumpirma na ni incoming Presidential Management Staff Secretary Zenaida Angping na isasagawa ang inaugurasyon ni Marcos sa makasaysayang National Museum. Sa ngayon, puspusa na ang paghahanda sa inauguration venue. Nagsasagawa na rin ang inspeksyon ang matuhan ng DPWH para mailatag na ang intablado sa panunumpa ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Satisfied at very happy. Itarama ng naging reaksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naging performance at achievements ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 6 taon. Ayon kay Cabinet Secretary Melvin Matibag, very delighted ang Pangulo matapos ipresenta ng kanyang gabinete ang kanilang accomplishments sa huling full cabinet meeting noong Lunes ng gabi. Dagdag pa ni Matibag, lahat ng tumulong at nagsakripisyo para matupad niya ang pangako sa taong bayan ng tumakbo siya noong 2016 ay pinasalamatan ng Pangulong Duterte na gaya ni DSWD Secretary Rolly Bautista na tahimik lamang pero very effective naman sa kanyang trabaho. Bago ang full cabinet meeting, sinimulan din noong Lunes ang 2 araw na Duterte Legacy Summit sa PICC kung saan ipresenta pa ng mga cabinet officials ang kanilang cluster achievement sa nakalipas na 6 taon. Iginit naman Executive Secretary Salvador Medjel Dea na mag-iiwan si Pangulong Duterte ng isang far better Philippines kumpara sa naunang administrasyon na pinalitan ni Pangulong Digong. Viral ngayon sa mundo ng social media, I choose kindness over bitterness. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang Senate President na si Tito Soto na siyang sumapol sa megastar na si Sharon Cuneta at asawa nitong senador na si Kiko Pangilinan na hindi pa rin makamove on sa pagtatalo nila sa eleksyon. Bukod sa nagdaang halalan ay tila hindi alintala sa taong bayan ang gulong ginawa ni Sharon sa kanyang ama-amahan ng kalabanin ng kanyang sariling asawa. Ayon kay Tito Soto, hindi tulad ng ibang kandidato, tanggap niya ang buong puso ang pasya ng taong bayan sa nagdaang eleksyon. Irirespeto ang desisyon at susuportahan ang susunod na administrasyon. Wala mang diritsahang tukoy kung kanino ang kanyang mensahe, ngunit bakuwari ng maraming netizens na sa pool at tila nakahanap ng katapat ang megastar. Narito ang buong report kung saan umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa lahat ng mga videos na i-upload namin. Ipinamukha ng mag-amang Tito Soto at Kiara Soto ang buong katotohanan na dapat raw ay hindi maging better ang mga natalo noong nakaraang eleksyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts ay pinuri ng maraming netizens ang pagbati o congrats senator message ni Tito Soto na siyang pinag-usapan ng maraming Pilipino. Sa kabila ng pagiging kandidato rin sa nagdaang halalan, tanggap ni Tito Soto ang kanyang pagkatalo sa pagka-vice presidente. Sa katunayan, winelcome nito ng buong puso ang pagkapanalo. Hindi lamang ni Bongbong Marcos pati ang kanyang katunggali na vice presidential daughter na si Sara Duterte Carpio. Mas pinag-usapan pa ang nasabing mensahe ni Tito Soto nang i-public post nito sa kanyang social media account. Ayon mismo sa mensahe ni Tito Soto, God bless our President and Vice President. God bless the Philippines. I choose kindness over bitterness, hope over regret, and a positive attitude over despair. Masarap mabuhay nang walang masamang tinapay sa kapwa. Isang karangalan ang maging mabuting tao
matalo ka man o manalo. Matapos ang kanyang naging social media post, agad pinuri at ipinagmalaki ng maraming netizens. Pinatunayan nga niya nito ang tunay na dissenting pamilya dahil kahit natalo noong nagdaang halalan ay irespeto ang desisyon ng taong bayan kung sino ang dapat mamumuno sa susunod na pamahalaan. Mas naging controversial pa ang nasabing pahayag ni Tito Soto at sinundan pa nito ng kanyang anak na si Ciara Soto sa Instagram post nito. And she posted on her official Instagram account on saying, "You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. There is no point before now where I have been more proud of you, Tatay. Congratulations, Mr. President and Miss Vice President Inday Sara Duterte." Dahil sa nakakamanghang mensahe ng pamilyang Soto sa mga nanalo nung nagdaang eleksyon ay hindi mapipigilan ng maraming netizens na ikumpara ang megastar na si Sharon Cuneta sa kanyang tinuturing pamilya. Matatanda ang nagkakagulo ang nasabing kampo matapos inanunsyo ang megastar at ng kanyang pamilya sa kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan ay tatablahin ang kanyang ama-amahan na si Tito Soto sa pagkapangalawang pangulo. Dahil dito ay hindi pa rin makamubon ang maraming netizens at pilit ipinamukha ni Sharon Cuneta na hindi na dapat pa nito ugaliin ang umano'y pagiging better. At sana'y may napulot itong aral sa pamilya ng kanyang kinagisnan. Ayon sa komento ng mga netizens, ano kayang feeling ngayon ni Sharon Cuneta na pati ang maamahan niya nagsalita na after election? And take note, hindi better kundi better ang pakiramdam ni Tito Sen after raising the hands of BBM and Inday Sara. Laking sampal siguro kay Sharon sa kaasawa niyang si Senator Kiko na pinipilit labanan ang tatay-tatayan ng asawa niya. That's why even natalo si Lacson and Soto this year election, people are still love these guys. I mean, diba, how you will hate this type of politician who gave a good fight from the start and accepting the power of votes of every Filipino people. Kaya sobrang taas ng respeto ng mga tao, lalo na kay Tito Soto. Sa totoo lang, if Inday Sara did not run as VP, siya ang ibuboto ng tao. Baka i-endorse pa siya ni BBM. But that is not what's happened. Pero masaya pa rin kasi pinatunayan ni Senator Kiko na after the election, the majority will win. Whatever result come out, he will accept that the wholeheartedly. Dahil yan ang tunay na disente. Like her father lost the second highest post and never fight against the government. She said, "Ciara will pray the entire 6 years of BBM's presidency." Isang pagpapatunay na ang pamilya nila ang tunay na disente. Hindi tulad nung family ni Negatorm Sharon Cuneta who keeps uplifting her family's reputation kahit na wala naman ng reputasyon na titira. The fact that she allowed the Soto versus Pangilinan fight, that's the ending of everything. Tapos naninira sa kampo ni BBM the right after biglang sasabihan na friends daw sila including Mayor Inday. Pwede ba, Sharon, huwag kang plastic? Ang tanda-tanda mo na, puro ka pa pagdadrama. Hindi na bintay ang pangalan mo sa mga Pilipino. Sa totoo lang, wala ka ng ningning. Kung ako pa ikaw, aalagaan ko na lang pamilya. Stress ata kayo. Buti nalayo sa inyo si Casey. Hindi gaya ng anak mong si Kaki. Kulang sa pansin. Wish you all the best na lang, Sharon.
pero feeling ko wala ka ng pag-asa sa pamilya ni Tito Sen dahil sa pagiging makasarili nyo at ambisyon na wala ka ng itinuring mo ng kadugo. Sorry, not sorry. Tunay nga raw ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Hindi man raw diritsahang aminin ni megastar Sharon Cuneta ang muling kumbensido ng maraming netizens na wala siyang ginawa para hindi na maglaban pa ang kanyang tatay-tatayan na si Tito Soto at ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan sa pagkapangalawang pangulo. Parehas mang natalo ngunit tila hindi na raw maalis ni Sharon Cuneta ang lamat na ginawa nito sa pamilyang Gamboa Soto dahil sa ginawa ng kanyang sariling pamilya noong nagdaang eleksyon. Gayunpaman ay tila pakiwari ng maraming netizens na maituturing na wala na nga raw utang na loob ang ganitong klase ng tao na siyang tila hindi na inintindi ang mga taong nagmamahal at tumanggap pa sa kanya ng buong buo para lamang sa kanilang ambisyon. At yun na nga mga kabayan, ano ang inyong magiging reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat mga kabayan. Mabuhay!